Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dado. Kasalukuyang nakabase sa probinsya ng Iloilo. Taong 1987 nang pumanaw po ang aking ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang aking ama, Kuya Barry, ay natatanging mananambal sa aming baryo. Si Itay ay nagmamay-ari ng espesyal na mga anting-anting na siya nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanggamot ng mga kulam o maging normal na karamdaman. Musmus pa lamang po ako, ibinahagi na niya sa akin ang kanyang pambihirang karunungan sa larangan po ng pananambal gamit ang kanyang mga agimat, mutya o iba pang uri ng mga anting-anting. Kaya nga, noong namatay si Itay, ako ang sumalo sa kanyang iniwang karunungan. Makalipas ang ilang taon, umibig po ako sa isang dalagang nagngangalang Maria. Nakilala ko po siya nang tumungo ito sa akin upang ipagamot ang kanyang kanang paa na natuklaw daw ng ahas. Nabighani ako sa natatangi nitong ganda, Kuya Barry. Ang sabi niya'y nanggaling siya sa kabilang baryo, kaya't noong sumunod na araw, pumunta ako roon at ipinagtanong-tanong ko ang bahay niya. Nang matagpuan ko ito, ang kanyang mga magulang ang sumalubong po sa akin sa harap ng kanilang tarangkahan. Nagpaalam akong liligawan ko ang kanilang anak na napag-alaman ko na kinalaunan na unika iha pala nila. Batid ko pong nakakatawa sapagkat ganoon na lamang ang aking pagpupursiging makuha ang puso ng dalaga gayong isang araw ko pa lamang siya noong nakikilala. Nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng kanyang mga magulang samantalang siya'y naroroon sa kanyang silid. Nagbitaw ako ng mabulaklak na salita upang mas makumbinsi ko po ang mag-asawa na bigyan ako ng permisong pumasok sa buhay ng kanilang anak. Inilahad ko, Kuya Barry, ang tungkol sa kakayahan kong manggamot dahil natanong nila sa akin kung papaano ko nakilala ang kanilang anak. Matapos ang napakahaba naming pag-uusap, kinalaunan ay pinayagan din po nila ako. Magmula noon, araw-araw na akong tumutungo sa bahay ni na Maria upang dalhan ito ng iba't ibang uri ng regalo, katulad ng bulaklak at mga tsokolate. Hindi rin nagtagal nang ipahayag nito ang kanyang nararamdaman para sa akin. Animoy, hinampas na tambol ang puso ko ng opisyal ng inanunsyo na magnobyo't nobya na kaming dalawa. Napagpasyahan po naming manirahan sa ilalim ng iisang bubong kaya't nagpatayo kami ng bahay roon sa baryong pinagmulan ni Maria. Pagmamay-ari ng kanyang mga magulang ang loting kinatatayuan po ng aming bahay. Ang aming munting tahanan po ay pinaliligiran ng mga puno kaya't napakasarap po talaga ng simoy ng hangin dun. Subalit ipinangamba ko ang haka-haka sa baryo na sa malaking puno ng gimelina na nakatayo sa gilid ng kalsadang ilang metro lamang po ang layo mula sa aming bahay ay may naninirahan umanong itim na elemento. Ang sabi nila, nanghihigop daw ito ng kaluluwa ng mga taong dumadaan sa gabi upang maging susi sa pagbabalat kayo bilang tao. Sinuri ko naman po ang nasabing puno upang mag-imbestiga. Sa pamamagitan ng pangil ng kidlat na minanapa ni Itay sa pinakanununuan ng aming pamilya, nadiskubre kong
isang engkanto ang nananahan sa misteryosong puno ng Gemelina. Samantala, makalipas lamang ang ilang buwan mula ng aming pag-iisang dibdib ni Maria, ay binayaan kami ng may kapal ng isang napakagandang regalo. Ipinagdalang tao po ni Maria ang panganay naming anak. Hindi po mapagsigla ng aking pagkagalak nang malamang sa wakas ay magiging tatay na ako. Kung nabubuhay lamang ang aking ama, tiyak na masisiyahan ito sapagkat pangarap nito noon ang masilayan ang kauna-unahan niyang apo. Ganun pa man, batid kong kung nasaan man siya'y ipinagdiriwang din niya ang bahaging ito ng buhay ko. Kuya Barry, nagsikap akong maibigay ang pangangailangan ng aking asawa upang maging ligtas ang kanyang pagbubuntis. Subalit, tila ba hindi umayon sa akin ang tadhana. Noong nakatakdang araw ng kapanganakan ng aming panganay, nabigo ang aking asawang ilabas ng buhay ang bata sa kanyang sinapupunan. At ang mas ikinadurog pa po ng aking puso, noong eksaktong oras din ay binawian ng hininga ang aking misis. Namatay po siya pagkatapos iluwal ang aming anak na ni isang beses ay hindi ko narinig ang kanyang pag-iyak. Para bang pasan-pasan ko po ang mundo ng mga sandaling iyon. Nawalan ako ng dalawang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Napakarami na ng buhay na aking iniligtas, ngunit wala man lamang akong nagawa upang isalba ang aking mag-ina. Nakiramay sa akin ang mga kaibigan ko sa baryo at ilang mga taong minsan ko nang napagaling na nagmula pa sa iba't ibang bayan. Ipinahayag nila ang kanilang pakikipagsimpatya. Lakasan ko lamang daw umano ang aking loob at huwag daw sisisihin ang sarili sa pagkawala ng aking mag-ina. Ang lahat daw po ay plano ng Diyos. At ani pa nila, umaasa raw silang hindi ko tatalikuran ang panggagamot sapagkat malaking kawalan daw umano ako para sa kanila kung sakali. Dahil po rito, muli akong nabuhayan ng aking loob. Sa bawat paggising ko sa umaga, ipinagdarasal ko na lamang ang kalagayan ng pinakamamahal kong asawa't anak. Wala man ang kanilang pisikal na presensya, batid kong palagi silang nakapatnubay sa akin. Muntikan ko na sanang itapon ang mga anting-anting na ginagamit ko sa panggagamot, ngunit nang marinig ko po ang usal ng mga taong umaasa sa aking kakayahan, napagpasyan ko pong ipagpatuloy ang pagsiservisyo. Isang hating gabi, nabulabog ang mahimbing kong pagtulog sa isang pamilyar na boses na makailang beses tumatawag sa aking pangalan at mga katok mula sa pintuan ng aking bahay kung saan ay mag-isa na lamang akong naninirahan magmula nang pumanaw ang aking mag-ina. Agad akong napabalikwas sa aking higaan at hindi na nag-abala pang magsuot ng tsinelas bilang proteksyon sa aking mga paa laban sa malamig na papag. Nagmamadali kong binuksan ang pintuan at tumambad po sa aking mga mata ang binatang si Lester. Namumutla po ang mukha nitong animoy na ubusan ng dugo. Matamlay rin ang katawan nitong nakatayo sa harap ng pintuan na para bang manipis na sanga ng kahoy na pagewang-gewang. Ang bawat pagtirik din ng mga mata nito'y nagpapahayag na anumang sandali mawawala na siya ng malay, kaya't inalalayan ko po siya papasok ng bahay
at ipinaupo sa mahabang upuang may sandalan na gawa lamang sa kahoy. Malakas ang pakiramdam kong isang itim na kapangyarihan ang nasa likod ng kanyang sinapit. Agad ko namang kinuha ang espesyal na batong nakaagamot ng mga karamdaman na nakasilid lamang sa isang kahong de susi at dinasalan ito ng isang orasyon habang nakalubog ito sa isang basong may lamang tubig. Pagkatapos nun ay ipinainom ko ito kay Lester. Ilang sandali pa'y umepekto na ang orasyon. Unti-unting nawala ang pamumula sa mukha ni Lester at nakaagalaw na rin ito ng maayos. Tinanong ko naman siya kung kaya na niya bang magsalita at ipaliwanag ang dahilan ng kanyang sinapit at tumango naman ito sa akin. Ayon sa kanya, bumisita raw po siya sa bahay ng kanyang kaibigang lalaki upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Napagyayaan daw nila ng iba pang nilang kaibigan na mag-inom. Kaunti lamang daw ang ininom niya, kaya kampante siyang umuwing mag-isa kahit medyo paika-ika na siya maglakad. Ngunit sa kasamaang palad, inabutan siya ng antok sa kalagitnaan ng pagtahak niya ng daan patungo sa kanilang bahay, kaya't napaupo siya sa kalsada, doon sa ilalim ng punong gimelina na naglalaman ng mga nakakagimbal na haka-haka sa baryo. Nakatulog daw siya ng kaunting oras, subalit habang ninanamnam niya umano ang mahimbing na tulog, napansin niyang parang may humihigop sa kanyang katawan. Inakala daw niyang isa lamang itong bangungot, kaya't pinilit niyang magising. Nang magising siya, pakiramdam daw niya'y parang 1% na lamang ang lakas ang natitira sa kanya. Nasilayan din ng kanyang dalawang mga mata ang isang itim na usok na bumabalot sa puno ng gimelina, kaya't nagpursigi siyang maigalaw ang kanyang mga paa at tumayo at dali-daling tinahak ang ilang metro patungo nga sa aking bahay sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Halos gumapang na daw siya sa kalsada, ngunit sa kabutihang palad, nagawa pa rin niyang makapaglakad. Dahil sa pagsasalaysay na iyon ni Lester, mas lalo pang binalot ng misteryo ang nasabing puno ng gimelina. May ilan na rin iminumungkahing ipapaputol na ang punong ito, subalit sumalungat ako sa ideyang ito dahil kahit paputulin ang puno, maghahanap din lamang ang masasamang elemento ng kanilang panibagong matitirhan. At mas mabuti pang batid naming doon na lamang sa puno ng gimelina ito mananahan at mamunterya ng biktima sa gabi upang ito'y aming maiwasan. Sumang-ayon naman po sa akin ang mga tao. Makalipas ang ilang linggo, hindi na po muling nasundan pa ang insidenteng naengkwentro ni Lester. Naging maingat na rin kasi ang mga tao at wala nang sumubok pang tumambay sa may punong gimelina sa gabi. Hanggang sa isang araw, isang babae ang tumungo sa akin. Hindi mapagkakaila ang taglay nitong ganda kahit na sa unang titig pa lamang. Mahahaba ang makinis na pares ng mga bias nito na animoy isang modelo ng isang sikat na produkto. Muntika na akong mabighani noong unang sandaling masilayan ko siya sa harap ng aking bahay. Subalit naalala ko ang aking pangako sa yumao kong asawa na si Maria na siya lamang ang aking iibigin sa tanang buhay ko. Nang inusisa ko ang babae ukol sa sadya niya sa pagpunta sa aking bahay, tumugon lamang ito ng isa pang tanong kung ako raw ba si Dado, ang magaling na manggagamot sa baryo.
sinang-ayunan ko naman ito at saka siya nagpakilala bilang si Ana. At sinabing ipapagamot niya raw sana ang kanyang malubhang karamdaman. Ang sabi raw kasi ng doktor matapos ang isang masusing analisasyon patungkol sa kanyang kalagayan, kakailanganin daw niya na gumastos ng malaki upang maipagamot ang abnormal na paglaki ng kanyang puso. Wala daw siyang hawak na malaking halaga ng pera sapagkat umaasa lamang siya sa kitang tinatanggap niya sa pagmumodelo na kung saan ay kailangan niya munang maipasa ang kabilaang audisyon. Mabuti na lamang daw ay nabanggit ng matanda niyang kapitbahay ang tungkol sa akin, kaya't hindi na raw siya nagdalawang isip pa na puntahan ako kaagad dito. Hindi naman ako nag-atubiling papasukin siya sa loob ng aking bahay at sinimulan ko na nga ang aking ritual sa pamamagitan ng aking espesyal na anting-anting at makapangyarihang orasyon. Pinaalalahanan ko siyang tatagal ng ilang araw bago tuluyang maglaho ang kanyang karamdaman sapagkat hindi ito isang magaan na karamdaman lamang, at dagdag ko pa, ayos lang sa akin ang kahit magkanong halaga sapagkat karangalan ko ang makapagserbisyo sa sangkatauhan. Nagpasalamat naman ito't nangakong babalik siya sa araw na makumpirma niyang naglaho na ang kanyang karamdaman. Noong sumunod na tatlong araw ngay, muli ko siyang natagpuan sa labas ng bahay namin. Nakangiti ito at bakas ang pagkagalak sa mukha. Masaya na itong ibinalita na kinukumpirma ng doktor na wala na ang karamdaman niya sa puso. Binigyan ako nito ng isang mahigpit na yakap. Magmula noon, palagi na siyang bumibisita sa bahay ko at nagdadala ng kung ano-anong regalo katulad ng mga prutas at mga kakanin. Kuya Barry, hindi ako sanay sa ganoong sitwasyon dahil para ba ito ang nangliligaw sa akin imbis na ako ang manligaw sa kanya. Hindi rin nagtagal, ipinahayag nito ang natatangin niyang pag-ibig para daw sa akin at humingi ng permisong pumasok sa buhay ko bilang aking nobya. Bigla akong naguluhan. Pumasok muli sa isipan ko ang yumao kong asawa at kinausap ko ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang wika ko sa kanya, sana maunawaan niya kung iibig man akong muli sapagkat napakalungkot ding mamuhay ng mag-isa. Ganun pa man, palagi niya sanang tatandaan na siya pa rin ang babaeng may hawak ng pinakamalaking parte ng aking puso. Malugod kong isinuko ang aking puso kay Ana, Kuya Barry, at pareho naming napagpasyang dito na siya tumuloy sa aking bahay upang magkasama kami araw-araw. Ilang linggo lamang ang lumipas, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Inihayag kasi nito ang kanyang sama ng loob ukol sa larawan ng yumao kong asawang si Maria na nakasabit pa rin sa pader. Malumanay niyang sinabing nasasaktan siya sa ideyang hindi ko ba rin dumalimot-limot ang pag-ibig ko sa dati kong asawa. Matapat naman po akong tumugon sa kanya na hindi ko basta-basta malilimutan lamang si Maria at habang buhay itong magiging parte ng buhay ko. Gayunpaman, kako, huwag siyang mag-alala dahil siya naman ang minamahal ko sa kasalukuyan. Sa kabila ng aking matatamis na salitang bilang pampalubag loob, hindi nagpatinag si Ana at patuloy pa rin siya sa kanyang pagdadabog. Lumabas ito ng pintuan at nagpaalam na magpapalamig lamang daw siya ng ulo.
pinigilan ko naman ito dahil kako delikado na sa labas, lalo't gabi na. Pero mabilis itong kumaripas ang takbo palabas ng bahay habang ito'y humihikbi. Sinundan ko po siya, Kuya Barry, kahit hindi ko na siya mahagila pa. Hanggang sa makalayo na lamang ako ng ilang metro mula sa aming bahay, nasilayan ko si Ana mula sa hindi kalayuan na nakaupo sa ilalim ng punong gemelina. Nakayuko ang ulo nito't nakasandal sa magkadikit niyang mga tuhod na niyayapos ng kanyang mga braso. Para bagang isang inosenteng batang nagtatampo. Binalot naman ako ng pangamba sapagkat alam ko ang misteryong bumabalot sa punong iyon na siyang lingid naman sa kaalaman nitong si Ana. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan at noong makalapit ako ay napansin ko ang pamumutla ng kanyang mga balat. Iniangat ko ang kanyang ulo at nabigla ako nang madiskubre ang nangingitim nitong mga labi. Nanlalamig ang buong katawan nito at nang suriin ko ang kanyang pulso, doon ko nakumpirmang wala na siyang buhay. Agad ko naman pong binuhat ang kanyang katawan at dinala sa bahay. Kinuha ko ang anting-anting na nakasilid sa kahon at dinasalan ng orasyon. Nagbabaka sakaling magagawa ko pang ibalik sa kamalayan ang kasintahan kong si Ana. Subalit, napagtanto kong ang kakayahan ko'y magpagaling lamang ng karamdaman at hindi ang bumuhay ng patay. Kinasuklaman ko ang aking sarili at pati na rin ang aking karunungan. Sa isip-isip ko'y magmula noong tinanggap ko ang pamanang karunungan ni Itay, nagsunod-sunod naman ang kamalasan sa buhay ko. Pakiwari ko'y sa lahat ng buhay na aking iniligtas, ang nagsisilbing kabayaran ay ang buhay ng mga taong pinakamahalaga para sa akin. Ang karunungan kong ito'y isang sumpa. Tinalikuran ko po magmula noon ang aking panggagamot. Hindi ko na rin kailanman binuksan pa ang kandadong aparador kung saan nakasilid ang mga anting-anting ko. Pinagsasarhan ko na lamang ng pintuan ang mga taong pumupunta sa bahay dahil batid kong ang sadya lamang nila ay magpagamot na matagal ko nang hindi ginagawa. Hanggang sa napagpasyahan ko na lang pong isuko na lamang ang aking sarili sapagkat wala rin naman akong dahilan upang mabuhay pa. Isang gabi, binagtas ko ang daan patungo sa misteryosong puno ng gemelina at nagdesisyong magpahigop na lamang ng kaluluwa sa itim na elementong nananahan doon nang sa gayon ay wakasan na rin ang paghihinagpis na pinagdadaanan ko. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro sa aming bahay, natagpuan ko ang isang babaeng nakaupo sa kalsada kasabay ng marahan itong mga paghalinghing. Punit-punit ang suot nitong bestida at may mga sugat ang kanyang mga tuhod. Mayroon din sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ako nito, agad itong sumigaw ng saklolo. Hindi naman ako nag-atubiling magmagandang loob at nilapitan siya upang makatayo. Lena. Lena raw ang kanyang pangalan. At ang sabi niya po'y, dumayo daw siya sa sayawan dito sa aming baryo dahil kasagsagan po ng pista noon, tapos bigla raw siyang sinubukang pagsamantalahan ng dalawang di kilalang lalaki. Buti na lamang daw ay nakatakbo kaagad siya papalayo. Nakiusap itong kung maaari daw
ay makituloy muna sa aking bahay upang magtago lang. At dahil naaawa naman po ako sa kanya, ay hindi ako nag-alinlangan. Noong makarating kami sa bahay, binigyan ko ng paunang lunas ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang sandali naming pagbabahagi ng ilang detalye tungkol sa isa't isa, binalot ng katahimikan ang kawalan at sinubukan niyang basagin ito sa pamamagitan ng pagbibitaw ng papuri sa aking magandang kalooban. Dagdag pa niya na siguro maswerte siya kung magiging malapit kami sa isa't isa. Marahan naman akong pumiki ng ubo at sinabing, "Naku, wag mo nang subukan pa, baka kung anong mangyari sa'yo." Nagtanong ito kung bakit, ngunit ang sagot ko'y wag na niyang alamin pa. Subalit nagmatigas ang babae at sinabing handa siyang harapin ang anumang kabalikat ng pakikipag-nobyo't nobya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang itinuran, ngunit napakalamig ng boses nitong animoy ng aakit. Hanggang sa hindi ko na po napigilan ang pagdikit ng aming mga labi. Diyos na lamang po ang nakakaalam ng mga sumunod pang nangyari. Kinabukasan, nagising akong hinahanap ang presensya niya gayong magkatabi naman po kaming natulog. Hindi ko na naituloy pa ang balak kong ialay ang sarili ko doon sa itim na elementong nananahan sa puno ng gemelina. Sa isip-isip ko'y tinalikuran ko na naman ang panggagamot kaya't wala nang dahilan upang singilin ako ng kapalaran. Kaya't kung papayagan kong muling umibig ang aking sarili, nasisiguro kong hindi na malalagay sa kapahamakan itong si Lena, ang bagong babaeng nilalaman ng aking damdamin. Naghintay ako sa pangalawang gabi at hindi na bigong muling siya ay masilayan. Sabi niya'y umuwi raw siya sa kanila noong umaga at hindi na nagawang magpaalam pa. Dagdag pa niya, ayaw daw niyang istorbuhin ang mahimbing kong pagtulog. Dahil naman sa kanyang itinuran, napangiti na lang ako at doon na nagsimula pong magkamabutihan ang loob naming dalawa at opisyal na naging magkasintahan. Isang araw, dumalaw sa akin ang kaibigan kong isang albularyong si Mang Edgar. "Ay, naku dado, iba ang pakiramdam ko sa babaeng iyan." Wika ni Mang Edgar sa akin nang minsang dumalaw ito sa bahay upang kamustahin ang aking kalagayan. Isa po siyang magaling na albularyo, ngunit hindi naman po sa pagmamayabang kuyabari. Hindi maikukumpara dito ang aking galing sa larangan ng panggagamot. Habang si Lena naman po noon ay natutulog sa aming silid. Tinanong ko naman si Mang Edgar kung ano ang ibig niyang sabihin at ang tugon niya'y, "Nais ko lamang ipahiwatig na bumalik ka na sa larangan ng panggagamot. Kailangan tayo dado ng maraming tao. Hindi totoo ang sinasabi mong sumpa ang pagkakaroon mo ng karunungang manggamot. Tandaan mo yun, dado." Napailing-iling ako at nagsabing, "Mang Edgar, kung gayon, bakit lahat na lamang ng taong minahal ko'y kinuha ng Diyos na para bang may napakalaki akong utang na kailangan kong bayaran?" Tumugon naman si Mang Edgar. Anya, "Nagkakamali ka, dado. Magbalik loob ka sa iyong anting-anting at alamin ang buong katotohanan." Iyon, Kuya Barry, ang huling linya ni Mang Edgar bago niya sinabing siya'y magpapaalam na't mayroon pa siyang aasikasuhin. Tumango na lamang ako't sinabihan siyang mag-ingat sa pagbagtas ng daan.
nanatili akong nagtataka sa mga salitang iyon na binitawan ng albularyong si Mang Edgar. Kaya't binabalot man ng pangamba sa kung anong posibleng mangyari, kinuha kong muli ang susi na nakasilid sa munting kahon at binuksan ang nakakandadong aparador. Mula roon, kinuha ko ang mga anting-anting na kay tagal ko na rin hindi nahahaplos. Habang natutulog pa rin si Lena, sinindihan ko ang kandila at dinasalan ang pangil ng kidlat ng isang orasyon angkop sa pagtukoy ng masasamang elemento. Doon ko naramdaman ang kakaibang aura sa aking paligid. Nag-ikot-ikot ako sa aming sala upang tukuyin kung saan ito partikular na nanggagaling. Ngunit natitiyak kong wala roon ang aking hinahanap hanggang sa tumungo ako sa aking silid. Pagdating ko doon, kinabahan ako. Biglang lumakas kasi ang aking pakiramdam. Parehong-parehong pakiramdam na bumalo sa akin noong iniimbestigahan ko ang elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina. Patuloy kong inusal ang orasyon nang biglang magising si Lena. Napabalikwas ito sa higaan nang makita ang anting-anting na bitbit ko sa kanang kamay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mabilis itong lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo papalayo. Agad ko namang sinundan si Lena upang kumpirmahin ang aking hinalang hindi siya ordinaryong nilalang lamang at bakit tila binalot ito ng takot nang makita ang aking anting-anting. Sinubukan kong hagilapin si Lena sa gitna ng makulimlim na daan, subalit hindi ko na siya muling nakita pa. Halos ilang oras ko nang hinahalughog, ngunit hindi ko na siya namataan pa. Naghintay ako ng maraming araw. Umaasang babalik siya, subalit nabigo lamang ako. Isinalaysay ko po ang pangyayaring iyon kay Mang Edgar at ang tugon niya'y, "Ha, Dado, hindi ako nagkamali." Alam ko na po ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon. Hindi nga po ordinaryong nilalang lamang itong si Lena. Siya ay ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina at nagbabalat kayo lamang bilang tao. Dagdag pa ng albularyo, matagal na akong kinukursunada ng itim na elementong iyon, kaya't gamit ang itim na kapangyarihan, inilagay nito sa kamalasan ang mga babaeng umiibig sa akin. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataong magbalat kayo bilang isang tao sa pamamagitan ng mga kaluluwang hinigop nito. Doon palang naging malinaw sa akin at napagtanto kong hindi ang karunungan kong manggamot ang nagbigay sa akin ng sumpa, kung hindi ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina. Dahil sa pangyayaring iyon, tumanda na ako, Kuya Barry. Hindi na ako muling umibig pa. Napagtanto kong tanging si Maria lamang ang una't huli kong iibigin hanggang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo ring basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Dado. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan.
Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.